Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Taong 1991 ay lumipat kami sa isang probinsya para magsimula muli. Nagkaroon kasi kami ng hindi pagkakaunawaan ng aking mga magulang, kaya mas minabuti naming lumayo ng aking asawa. Nakitira kami noon sa bahay ng aking lola kasi wala rin naman siyang kasama doon. Tinanggap naman niya kami kasi mas mabuti nga daw na meron siyang kasama nang sa ganun ay meron siyang katuwang sa mga gawaing bahay. Sa mga panahon na ito, siya ay nasa edad na 71. Pero naglalako pa ng mga kakanin at walang dinaramdam na anumang sakit. Ang ilan naman sa aking mga pinsan ay nakatira din malapit sa kanyang bahay. Meron na rin sila mga sariling pamilya. At kami naman ang aking asawa ay sinusubukan pa rin makabuo sa mga panahong ito. Gusto na rin kasi naming magkaanak. Meron po akong diferensya ayon sa tumingin sa akin. Pero hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa at sabi ko, baka lamang sa stress kaya hindi kami makabuo. Pareho kasi kami nagtatrabaho ng aking asawa at pagka-uwi sa bahay ay pareho din kaming pagod. Isa din ito sa nakita kong dahilan kung bakit nahirapan kaming makabuo. Makalipas lang ang ilang buwan, isang umaga ay ginising ako ng aking asawa kasi papasok na daw ito sa trabaho. Day off ko naman sa araw na ito kaya sabi ko mag-iingat na lamang siya at bumalik ako sa aking pagtulog. Pagpatak naman ng alas 7 ay ginising ako ng aking lola. Iya, gising na at magkakape tayo. Sabi niya sabay alog ng aking katawan. Kaagad naman akong bumangon kahit na gustong gusto ko pa sanang matulog. Pero mahirap talagang tanggihan si lola. Sa pagdating ko naman sa pagkainan, ay nakita kong nakahanda ng mainit na kape at mga tinapay. Meron ding nilutong mga gulay si lola para daw malusog ang aking katawan. At magmula talaga nung tumira kami doon, ay nakasanayan ko ng kumain ng mga gulay. Pero nung una ay nahirapan ako. Kapag hindi ako kumakain ng ganito, ay pinapagalitan niya ako. Kaya naman wala akong magagawa. Pagkatapos naman naming mag-almusal, ay sinamahan ko siya na maglako ng kanyang mga kakanin. Pero hindi naman ito kinakailangang maubos. Ang kanyang paglalako ay ginagawa na lamang niyang libangan, nang sa ganun ay hindi ito manghina. Ayaw niya kasing tumambay lang sa bahay. Maya-maya pa ay umalis na kami sa baryo at nagtanong naman ako kung saan kami unang pupunta. At sabi niya doon sa palagi niyang pinupuntahan. Sa pagdating namin doon, ay siningil niya ang mga umutang sa kanya. At kahit hindi man sila makapagbayad, ay ayos lang naman kay lola. Pagkatapos naman namin sa isang puro, ay tumungo pa kami sa pinakasulok ng baryo. Meron din kasi siyang mga suki doon na palagi ring bumibili sa kanya. Sa pagdating namin doon ay agad siyang binilhan ng kanyang mga suki. At napasabit naman kami kasi nakipagkwentuhan ito sa kanyang kakilala. Kaninong anak to? Tanong ng matanda kay lola. Anak to ng aking panganay.
Kaya wala siyang pasok ngayon sa trabaho. Kaya sinamahan niya ako. Sagot ni Lola sa kanya. Ganun ba? Ang gandang bata. Hindi na yan bata. Sa katunayan, sinusubukan na rin makabuo ng bata. Sagot ng aking lola at nagtawanan naman ang mga ito. Napansin ko naman na ang matandang ito ay patingin-tingin sa aking puson. Ilang beses ko siyang nahuli. Pero nung una ay hindi ko naman binigyan ng kahulugan ng kanyang pinapakita. Kasi wala naman siyang ginagawang masama at normal naman na tumingin sa ibang tao. Maya-maya pa ay umalis na kami ni Lola. At sa pagdating namin sa bukana ay nagtanong ako kung sino ang matandang iyon. Sinabi naman niyang pangalan at tawagin natin siya sa pangalang Rosing. Ah, si Rosing, bakit? Tanong ni Lola. Wala naman po. Sagot ko naman. Bumibili talaga yan kapag pupunta ako dun sa kanilang puro. Kaya medyo naging malapit kami. Sagot pa ni Lola at tumango na lamang ako. Kinahapunan, habang kami ay nagme-merienda sa tapat ng bahay, ay nagulat kami nang dumating itong si Rosing. Kaagad namang tumayo si Lola at makikita naman sa kanyang mukha ang pagtataka. O Rosing, paano mo nalaman ang bahay namin? Tanong ni Lola sa kanya. Eh syempre, nagtanong-tanong ako. Oo nga naman, at bakit ka na pa rito? Tanong ni Lola sa kanya. Eh yung mga mangga sa bahay, pinapitas ko sa mga anak ng aking kapitbahay. Marami. Kaya naisipan kong dalhan kita dito. Ikaw, Iha, gusto mo ba ng mangga? Tanong naman niya sabay tingin sa akin. Kaya naman tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang dami nito ah. Sige lang, marami pa doon sa bahay. Sa inyo na yan. Rosing, maraming salamat. Nag-abala ka pa dito. Halika, magmeryenda tayo. Sabi naman ni Lola at hindi naman nagdalawang isip na pumasok si Rosing. Maya-maya pa, yung alagang aso ng aking Lola ay lumapit sa amin. Nang makita naman niya si Rosing, ay bigla itong umangil at tumahol. Kaya labis naman ang aking pagtataka. Alam naman natin na ganito talaga ang ginagawa ng mga aso kapag meron silang makitang tao na hindi nila kilala. Pero itong alaga ng aking lola ay hindi ganon. Ilang beses na kami nagkaroon ng bisita sa bahay pero hindi ganito ang kanyang reaksyon. Talagang mabait po ito at hindi nangangagat. Kahit nga hawakan o buhatin pa ito ng mga bisita ay parang wala lang sa kanya. Hoy, shh, alis! Pagpapaalis ni Lola sa kanyang alaga, subalit patuloy pa rin siya sa pagtahol at tila ba anumang oras ay kakagatin niya si Rosing. Kitang-kita naman ang dalawang mata ko na tinitigan ng masama ni Rosing ang aso at walang ano-ano ay tumakbo ito papasok sa loob ng aming bahay. Parang umiiyak pa ito habang tumatakbo. Kaya labis ang aking pagtataka. Ganun talaga mga aso. Tumatawol sa hindi nila kilala. Sabi ni Rosing. Oo nga eh. Pero mabait yan. Hindi ko nga alam kung bakit tumatawol sa iyo. Sagot naman ni Lola at tumawa na lamang si Rosing.
Makalipas naman ang ilang oras na usapan, ay nagpaalam ito. Pero bago siya umalis ay tumingin muna siya sa aking puson. Kaya naman dito na talaga ako nabahala. At nang makaalis ito, ay sinabi ko kay Lola ang tungkol dito. At napapansin din daw niya ito. Kaya naman huwag akong magpakampante. Sa mga panahon po na ito ay hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Pero meron talagang mga indikasyon para maniwala ako. Kinagabihan, sa pagdating ng aking asawa ay kaagad kaming kumain ng hapunan. Pagkatapos nito ay nag-igib ako ng tubig sa likod ng bahay kasi maliligo ako sa banyo. Yung balon ay merong distansya sa aming bahay, siguro mga 5 metro, at napapaligiran ito ng mga nagtataas ang puno. Sa kalagitnaan naman ng aking pag-iigib, ay bigla namang sumakit ang aking puson. Kasabay nito ay meron akong nadidinig na tiktik na nanggagaling sa puno na nasa aking likuran. Kaagad akong lumingon at tumingin si taas. Pero wala akong makita. Natatakpan din kasi ng mga ulap ang buwan. Boy, halika muna dito. Pagtawag ko sa aking mister. Pero natagalan pa bago ito lumabas. Hanggang sa merong pumatak sa aking mga braso. Parang tubig, pero malagkit nga lang. At nang dahil Pinoy ako, ay inamoy ko ito. Dito na ako nanlumo kasi laway ito at talagang mabaho. Pasintabi na lang po sa mga kumakain. Agad-agad akong tumingin si taas at dito ko na siya nakita. Madilim man pero naaaninag ko ang kanyang mukha. Ang kanyang mga buhok ay buwaghag at nakikita ko rin ang kanyang mga mata. Sa takot ko naman ay napatakbo ako pabalik sa bahay. Pero hindi pa man ako nakakapasok ay sinalubong ako ng aking asawa. Anong nangyayari? Tanong niya at sumunod naman si Lola. Iha, anong problema? Tanong naman niya. At yung aso namin ay bigla na lamang tumahol at tumakbo palabas ng bahay. Tumungo din siya sa bahagi na kung saan ko nakita ang nilalang na ito. May aswang, dyan, sa punong iyan. Bulalas ko naman at ang asawa ko ay kumuha ng isang tubo. Saan? Ituro mo kung saan. Pasigaw na sabi niya at agad ko namang itinuro ang bahagi na yon. Nang malapit na siya doon ay nakita naming umalog ang puno at merong tumalon papunta sa kabila. Yung aso naman namin ay lumipat din doon at tahol pa rin ng tahol habang nakatingin sa itaas. Patuloy naman ang pananakit ng aking puson at walang ano-ano. Ay ibinato ni Boy ang hawak-hawak niyang tubo at nakarinig kami ng isang lagapak na parang meron talaga siyang natamaan sa mga sandaling ito. Kaagad namang tumakbo pabalik sa amin si Boy at sumunod naman sa kanyang aso. Meron akong natamaan, sigurado ako. Pasigaw na sabi ni Boy at agad naman kaming pumasok. La, totoo nga. Sabi ko naman. Kaagad namang kumuha ng asin si Lola at nagwisik ito sa paligid ng bahay. Ang mga mangga na binigay ni Rosing ay itinapon na lamang namin kasi naghihinala na rin si Lola sa kanya. Iha, may kuto ba kung buntis ka? Biglang sabi ni Lola, pero hindi naman kami sigurado ni Boy. Halo-halo naman ang aming emosyon. Hindi ko alam kung magdidiwang ako o matatakot.
pero hindi pa naman sigurado sa mga sandaling ito. Hindi na lamang natulog si Boy at si Lola ay pagising-gising. Kinabukasan naman ay nagising ako sa amoy ng insenso at nang makalabas ako ng kwarto ay nakita ko si Lola na nagpapausok sa labas ng bahay. Ang asawa ko naman ay pumasok pa rin sa trabaho. Iya, papasok ka ba sa trabaho? Papasok po ako la. Maliligo na nga ako. Sagot ko naman at pagkatapos kong maligo ay agad ako nagbihis at tumungo sa aking pinagtatrabahuan. Kinahapunan naman sa pagdating ko sa bahay ay agad akong tinawag ni Lola. Eh bakit naman po? Hindi ko nga alam. At heto pa, merong bandahe ang kanyang ulo. Tila ba meron siyang sugat na malaki? Ilang beses ko rin siyang tinawag pero hindi man lang ito lumabas ng bahay. At nang tanungin ko naman ang kanyang mga kapitbahay, ang sabi ng mga ito ay hindi nila alam kung paano nagkaroon ng sugat si Roseng. Mahabang sabi ni Lola. Hala, kung ganoon. Sagot ko naman sabay tingin sa mga mata ni Lola at iisa lang dinamaan ang aming iniisip sa mga sandaling ito. Hindi naman ako makapaniwala kasi wala rin namang dahilan para hindi niya kausapin o siputin si Lola. Lalo pa't meron pa itong utang sa kanya. Talagang nakapagtataka. Iya, ilang buwan ka na bang hindi dinadatnan? Tanong pa ng aking Lola. Magdadalawang buwan na po. Hala, baka buntis ka nga iya. Nako, magkakaroon na ako ng apo sa tuwod sa inyo. Hindi pa po ako sigurado la. Minsan kasi, nadedelay talaga ang pagdating ng aking dalaw. Sagot ko naman. Manalangin ka lang iya na sana ay mabuntis ka na. Lagpas ka na sa kalendaryo. Sagot pa niya at tumangon na lamang ako. Sa gabing ito ay wala naman kaming naranasang kakaiba. At magmula din sa araw na ito ay hindi na kumakausap si Roseng kay Lola. Tumatango lamang ito sa tuwing magkikita silang dalawa. Sa mga sumunod naman na araw ay nagpatingin na ako at sa awa ng Diyos ay nabiyayaan kami ng isang anak na lalaki at siya rin ang naging daan upang magkabati-bati na kami ng aking mga magulang. Talagang naging maingat ako at huminto ako sa aking pagtatrabaho nang sa ganun ay makasigurado. Ang tagal din kasi namin siyang hinintay at sa tingin ko naman ay nang dalis ako makain ako ng masustansya doon kina Lola, kaya ako nabuntis. Maraming salamat po sa mga oras na binigay nyo. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo at mag-ingat kayo palagi. Ang karanasang ito ay nangyari sa dating baryo na aming tinitiran. Sa mga panahong ito ay kakalipat lang namin doon at hindi pa namin alam kung ano ang mga misteryong bumabalot doon. Pero nung nagkaroon kami ng mga karanasang ito ay mas minabuti naming umalis alang-alang sa aming kaligtasan. Makalipas ang mahigit isang buwan magmula noong tumira kami doon ay nagkaroon kami ng mga karanasan. Lalong-lalo na ang aming bunsong kapatid na sa mga panahong ito ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Ayon naman sa kanya ay meron daw siyang nakikitang mga anino at minsan naman ay nahuhuli niyang gumagalaw ang ilang mga gamit sa aming bahay.
Ilang beses na niya itong sinabi sa amin. Pero hindi kami nakinig sa kanya. Kasi alam naman natin na ang mga bata ay kayang gumawa ng mga ilusyon. Pero dumating itong araw na kaming lahat ay talagang nataranta sa nangyari sa kanya. Isang hapon ay inutusan ako ni nanay na tawagin ito sa bukana ng baryo. Naglalaro kasi ito kasama ang ilan sa mga anak din ng aming kabaryo. At sa pagdating ko naman doon ay agad ko siyang tinawag at sinabihan na pinapauwi ito ng aming nanay. Hindi naman siya nag-alindangan na sumama sa akin. Kasi alam rin niya na kapag hindi siya susunod, ay papaluin ito ng aming nanay. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, ay napansin ko na patingin-tingin siya sa isang bahagi ng baryo. Masukal at mapuno doon. Kaya naman sa aking pagtataka, ay napatingin din ako sa bahagi na yon. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Ano yung tinitingnan mo? Tanong ko sa kanya. Kuya, meron akong nakikitang naglalakad. Nakasuot siya ng itim na damit. At merong mga sungay. Sagot naman niya. Pero nung una ay hindi ko ito pinaniwalaan. Kasi pinagbasehan ko ang sinabi ng mga matatanda na yung mga bata ay kaya ngang gumawa ng ilusyon. At ang kanilang imahinasyon ay talagang matindi. Talaga? Ano ang kanyang itsura? Tanong ko pa sa kanya. Nakakatakot kuya. Nakatingin siya ngayon dito sa atin. Ilang beses ko na siyang nakita dyan. Ganun ba? Sige, hayaan mo na siya. Baka naghahanap lang ng mapapangasawa. Pabirong sagot ko naman na nasa mataas na boses. Sa pagdating naman namin sa bahay, ay agad ko siyang pinaliguan. At pagkatapos nito ay binihisan siya ng aming ina. Ako naman ay tumungo sa kusina para lagyan ng mga panggatong ang pugon. Meron kasing nilulutong ulam si nanay. Maya-maya pa, dumating naman si tatay at ang aming panganay. Pagkatapos naman naming magluto ay agad kaming kumain ng hapunan. At sa kalagitnaan ng aming pagkain, ay napansin ko ng aming bunso ay merong tinititigan sa labas ng bintana. Napansin din ito ng aming ama't ina. Pero sumenyas na lamang ang mga ito na hayaan na lamang. Walang ano-ano ay bigla itong sumigaw at makikita ang takot sa kanyang mukha. Nanginginig din ang kanyang mga bibig habang nagsasabi na merong nakadungaw sa bintana. Kami naman ay walang anumang nakita kaya labis ang aming pagtataka. Kaagad naman siyang binuhat ni nanay at pinakalma. Kami naman ni tatay ay nag-aalala kasi sa buong pananatili namin doon ay noon lang namin siya nakitang natakot ng ganun. Isara niyo mga bintana iyo. Dali! Utos ng aming tatay. Kaya naman sinara namin ni kuya ang mga ito. Pati na yung mga nakatiwangwang na pinto. Lumipas lang mahigit kalahating oras ay hindi pa rin mapakali ang aming bunso. Iyak ito ng iyak. Hanggang sa nagsimulang umalulong ang mga aso ng aming kapitbahay. Talagang nakakakilabot ang mga sandaling ito na kahit ako ay nakaramdam ng kaba. Maya-maya pa ay umihip naman ang isang malamig na hangin at halos tangayin ang aming mga gamit sa loob ng bahay. At dito na rin nagsimulang mamutla ang aming bunso. Napagpa siya naman ang aking mga magulang na dalhin na ito sa bahay paggamutan. Pero hindi pa man kami nakakalabas ng bahay ay meron kaming narinig na tumatawag sa labas ng bakuran. Tumungaw naman ako sa bintana para tignan kung sino ang mga ito. At nakita ko na sila yung mga kapitbahay namin. Bali tatlo sila sa mga sandaling ito. Anong nangyayari sa bata?
Dinig na dinig namin ang kanyang pag-iyak mula sa bahay. Kami inababahala. Sabi ng isa naming kapitbahay na tawagin nating Aling Linda. Doon talaga sila lumaki sa baryo na yon. Kaya naman ginagalang namin sila. Pasok po kayo dito. Sabi ko naman at agad ko silang pinagbuksan. Nang makapasok ng mga ito, ay agad nilang tinignan ang aming bunso. Tinatanong pa nila ito kung ano ang problema kasi hindi talaga ito mapakali. Sinabi naman ng aming bunso na meron siyang nakikitang babaeng itim na pag-alagala sa loob ng aming bahay. Galit na galit daw ito sa tuwing titingin sa akin. Kaya naman ako ay labis na nagtaka. Bakit ako? Wala naman akong ginagawang mali. Sabi ko naman habang nakangiti. Babaeng itim. Matagal ng kwento-kwento yun dito. Bata pa lang ako ay nadidinig ko ito sa aking mga magulang. Sabi naman ni Aling Linda. Nay, dalhin na po natin siya sa bahay pag-amutan. Tignan nyo, namumutla na siya. Baka ano pang mangyari sa kanya? Ulalas naman ang aking ina. Wag niyong ilayo dito sa baryo. Baka matulad siya sa anak ng aking kababata. Nababahalang sagot ni Aling Linda. Eh bakit po? Anong nangyari sa kanya? Noong dinala sa bahay pag-amutan, ay agad itong nawalan ng buhay. Dito lang kayo. Huwag kayong lumabas ng kwarto. At tatawag lamang kami ng albularyo. Sagot pa ni Aling Linda. Nang makaalis na ang mga ito ay mas lumala ang mga pagpaparamdam sa amin. Ilang beses akong nakakita ng figura na parang anino lamang ito kung titignan. Unti-unti na rin nanlamig ang aking mga paa na tila ba nakapatong ako sa mga yelo at ang aking mga balahibo ay nagtatayuan. Meron akong nararamdamang presensya kahit na wala akong nakikitang ibang nilalang bukod sa amin. Ang aming bunso naman ay patuloy pa rin sa pag-iyak. Hanggang sa... Kuya, nasa likod mo na siya. Pasigaw na sabi niya habang nakaturo sa aking likuran. Lumingon naman ako, pero wala akong nakita. Lumapit na lamang ako sa aking mga magulang kasi nakaramdam na ako ng kaba. Hindi nagtagal ay unti-unting nanikip ang aking dibdib at ang bigat-bigat ng aking nararamdaman. Sa mga sandaling ito ay napapaisip na ako na ito na ang aking katapusan. Pero nagdasal pa rin ako ng taimtim. Yung tatay ko naman ay dali-daling lumabas ng kwarto at sa kanyang pagbalik ay meron na siyang dalang mga asin at nagwisik ito sa paligid ng kwarto. Dito na gumana ang aking pakiramdam at nakahinga na ako ng maluwag. Pakiramdam ko rin naligtas na ako sa mga sandaling ito. Tinatakpan na lamang ni nanay ang mga mata ng aming bunso nang sa ganun ay wala itong makita. Maya-maya pa ay dumating naman sina Aling Linda na kasamang isang albularyo. At nang marating naman nila ang kwarto, ay nakita namin na yung albularyo ay napahinto at merong tinitignan sa isang sulok. Kung ano man ang ginawa nila at kung meron man silang kasalanan, ay humihingi ako ng tawad. Biglang sabi ng albularyo habang nakatingin sa isang sulok. At pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, ay umihip ang isang malamig na hangin. Wala na siya. At sigurado ako na meron siyang pakay dito sa inyo. Sabi ng albularyo. At ano naman ang pakay niya dito?
Tanong naman ang aming tatay. Yung anak nyo, gusto niyang kunin. At hindi ko alam kung anumang gagawin niya sa kanya. Pwedeng gagawin niyang alalay. Pero hindi sa mundong ito. Sabi ng albularyo. Diyos ko, ito rin ang nangyari sa anak ng aking kababata. Sagot naman ni Aling Linda. Oo, ito rin ang nangyari sa kanya. Pero sa kasamaang palad ay hindi siya naisalba ng aking tatay. Pero naniniwala ito na ang batang iyon ay buhay pa magpahanggang ngayon. Pero hindi nga lang dito sa mundo natin. Mahabang sabi ng albularyo. Maya-maya pa ay meron siyang inusal na mga dasal sa harap ng aming bunsong kapatid. At pagkatapos nito ay meron siyang binigay ni isang kwintas na ayon sa kanya ay huwag dapat hubarin ang aming bunso. Nang sa ganun ay hindi ito malapitan ng anumang masasamang elemento na nakatira sa baryo na yon. Ayon pa sa mga kwento nila Aling Linda, bata pa lamang ang mga ito ay marami na talagang mga nagaganap na kababalagan doon. Minsan nakakaamoy nga daw sila ng mga babangong bulaklak, minsan mga kandila, minsan mabangong luto, at minsan naman ay nakakarinig sila ng mga yapak tuwing madaling araw na tila ba merong prosesyon. Meron ding nakakakita ng mga malalaking kabayo at minsan mga karwahe, pero ang kinakatakutan daw nila doon ay ang babaeng itim. Kasi mabagsik daw ito at ilang pamilya na ang kanyang ginambala. Dagdag pa ng albularyo, ang babaeng itim na ito ay parang reyna sa kanilang mundo. Makapangyarihan at gagawin niyang lahat upang makuha ang kanyang gusto. At nang dahil meron siyang intensyon sa aming bunso, ay huwag na daw kaming magpakampante. Pero matapos ang gabing ito, ay hindi na muli kaming binulabo. Subalit makalipas lang ang ilang linggo, ay nagkasakit ulit ang aming bunso. Nagkaroon siya ng isang mataas na lagnat at ilang gabi kaming sinamahan ni Aling Linda sa bahay. Pero pabalik-balik pa rin ang kanyang lagnat. Hanggang sa isang gabi, habang kami ni tatay ay nagkakape, ay nakarinig kami ng mahinang tulog ng baboy sa di kalayuan. Kaagad namang lumabas ng kwarto si Aling Linda para sabihin si tatay na magbantay. Alam kasi niya na walang nag-aalaga doon ng baboy sa baryo. Kaya naman nagsimula itong mabahala at nagsabi pa ito na baka aswang ang paparating. Ganun daw kasi kapag merong nagkakasakit sa isang bahay, pinaparamdaman at inaaswang ito. Kaagad naman kaming tumungo sa kusina at tumingin sa bahagi na kung saan nanggagaling ang tunog ng baboy. Pero nang dahil sa madilim ang bahagi na yon, ay wala kaming makita. Napagpa siya naman ni tatay na patayin na lamang ang mga nakasinding gasera, maliban sa gaserang nakasindi sa loob ng kwarto na kung saan naroroon ng aming bunso. Ilang oras kaming nakiramdam, pero hindi na muling tumunog ang baboy. Subalit makalipas ulit ang mahigit kalahating oras, ay narinig ulit namin ang kanyang pagtunog. Pero sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa ilalim ng bahay. Kaagad naman kaming nitinginan ng aking tatay at si Aling Linda ay lumabas ng kwarto upang ipaalam sa amin na nasa ilalim na ang aswang. Nakita kong tumango naman si tatay at walang ano-ano ay umiyak ang aming bunso. Tila ba nahihirapan ito? Sumenyas naman si tatay na sundan ko daw ito, kaya tumango ako bilang tugon. At nang mabuksan niya ang pinto ng aming bahay, agad siyang tumalon sa lupa at tumingin sa ilalim ng bahay. Lumabas kang hayop ka. Magpakita ka sa amin. Harapin mo kami. Pasigaw na sabi niya at nakarinig kami ng mga yapak na tila ba merong kumaripas ng takbo doon sa ilalim ng bahay.
at dito na nga kami nakakita ng figura ng isang baboy. Nakita namin siya kasi yung liwanag ng gasera sa kwarto ay umaabot pa doon sa ilalim. Pero hindi naman ganun kaliwanag. Tumungo pa kami sa bahagi na kung saan siya lumabas. Pero hindi na namin siya naabutan kasi maliksi at mabilis ito kung kumilos. Ang sabi naman ni tatay, siguradong aswang yon kasi parang may utak ng isang tao. Alam niya kung saan siya lalabas at alam niya kung hinahabol siya ng tao. Pumasok na lamang kami sa loob ng bahay at maya-maya pa ay tumigil din naman sa pagiyak ng aming bunso hanggang sa nakatulog ito ng mahimbing. Sabi naman ni Aling Linda, maghanap daw kami ng goma at sindihan daw namin sa likod ng bahay. Siya na daw ang bahala na magpaliwanag sa aming mga kabaryo kung meron mang magreklamo. Kaya yun nga ang ginawa namin. Kinaumagahan ay napagpa siya ni tatay na pauwin kami sa bahay ni Lolo at Lola kasi nag-aalala na ito sa aming bunso. Wala naman kaming magawa kundi sundin ang kanyang kagustuhan. At makalipas ang 2 linggo, napansin namin na bumalik ang dating sigla ng aming bunso. Hindi na rin siya nakakakita ng kung ano-ano. Kaya ang sabi ni Lola, baka yung baryo talaga na tinirhan namin ay punong-puno ng mga kababalagan. Hanggang sa napagpa siya na lamang ni nanay at tatay na ibenta ang lupa at bahay namin doon, alang-alang sa aming bunso. Nagpatayo na lamang kami ng bahay sa likod ng bahay ng aking lolo at lola kasi malawak din naman ang kanilang lupain doon at napapaligiran din ang mga nagtataas ang puno. Mas gusto nga daw nila na nandoon kaming lahat kasi nalilibang ang mga ito. Kaya magmula nun ay doon na kami tumira kina lola at hindi na talaga nakaranas ng anumang kababalagan ng aming bunso hanggang sa lumaki ito. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa binigay niyong oras. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari noong mga panahong ako ay nagtatrabaho sa isang establishmento bilang isang sikyo. Matagal na po itong nangyari pero hinding-hindi ko pa rin makakalimutan. Maraming salamat sa inyo at sa ating tagapagsalaysay. Isang gabi, sa kalagitnaan ng biyahe, ay meron akong katabi na talagang hindi kumikibo. Pasulyap-sulyap ako sa kanya subalit nakayuko lamang ito. At sa tuwing dadampi ang aking mga balat sa kanya ay nakakaramdam ako ng malamig. Tila ba isa itong malamig na bangkay. Kaya naman dumistansya ako ng kaunti. Sa mga sandaling ito ay 4 na lang kami ang natitirang pasahero at 5 kung isasama ko sa bilang ang driver. Itong aling katabi ko ay merong mapuputlang mga balat at nakayuko lamang ito. Kaya nga nasabi ko ay hindi siya kumikibo. Hindi man lang gumagalaw. Maya-maya pa ay nagsabi ang driver kung meron bang bababa sa unahan at sumagot naman ang 2 pasahero. Tinanong rin niya ako kung saan ang aking destinasyon at agad ko namang sinabi sa kanya. Tumango naman ito bilang tugon. Nagtataka lamang ako kung bakit hindi niya tinanong ang ali. Pero nung una inisip ko na baka nagsabi na ito kasi nandoon na siya nung sumakay ako. Hindi nagtagal ay bumaba naman ang 2 pasahero. Balik kami na lang ang natitira ng ali. Lumipat naman ako sa kabila kasi gusto kong makita ang kanyang mukha. Napansin ko naman ang kanyang mga balat ay talagang maputla
at meron pang mga dugo malapit sa kanyang kaliwang tenga. Pinagmasdan ko pa ito ng mabuti. Ale, ayos lang po ba kayo? Saan kayo bababa? Tanong ko sa kanya. At walang ano-ano ay nagsimulang tumulo ang mga dugo papunta sa kanyang balikat. Ale, ale, ayos lang po ba kayo? Tanong ko ulit sa kanya at dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa lahat ng tingin na aking nakita sa buong buhay ko, sa kanya pa lang ako natakot. Kakaibang kanyang tingin at sinasabi ng aking sarili na hindi na ito normal. Malalaman naman natin kung merong mali sa mga sitwasyon at ito talaga ang aking naramdaman. Nandito na tayo, iho. Pasigaw na sabi ng driver, sabay preno. Agad naman akong bumaba. Pero sinabihan ko muna ang mamang driver na huwag umalis kasi meron akong sasabihin sa kanya. Hindi nga muna siya umalis. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Mano, tanungin mo yung ale kung saan siya bababa. Meron po mga dugo sa kanyang ulo. Baka po nauntog yan at kinakailangang madala sa pinakamalapit na ospital. Pabulong na sabi ko sa driver at agad naman siyang tumingin sa bahagi na kung saan ako nakatingin. Saan? At sinong ale? Tanong niya at labis naman ang aking pagtataka. Yung ale na yan. Sagot ko naman sabay turo na kung saan naroroon ang ale. Ha? Wala naman akong nakikita. Pinagtitripan mo yata ako eh. Umuwi ka na. Aalis na ako. Sagot na mamang driver habang nakangiti. Hindi ko po kayo pinagtitripan. Hindi mo ba siya nakikita? Tanong ko pa at nakita ko siyang napailing. Hindi nga. Matanda lang ako pero hindi malabo yung mga mata ko. Sige na, umuwi ka na. Sagot pa niya. Napakamot at napailing na lamang ako sa mga sandaling ito. Bago naman makaalis ang jeep ay tumingin naman ako sa ale. Pero nung medyo nakalayo na sila ay unti-unti lang naman siyang naglaho na parang usok. Nang dahil dito ay tumakbo na ako papunta sa sakay ng mga tricycle. At doon ay kinuwento ko rin sa kakilala kong driver ang tungkol dito. Hindi naman siya makapaniwala pero meron din siyang narinig na kwento sa kanyang tatay na meron din daw itong nakasabayang ale sa isang jeep habang papauwi ito. Meron daw talagang nakikisakay, lalo na tuwing gabi. Sa pagdating ko naman sa bahay, ay kinuwento ko sa aking mga magulang ang tungkol dito. Narinig naman ito ng aking lolo at sabi niya matagal na daw ang kwentong ito. At nang tanungin ko siya kung sino ang ale, ang sabi niya isa daw itong dayo na galing pa sa ibang probinsya. Ginahasa daw ito ng driver at pinaslang. At gabi daw nung nangyari iyon. Tanging siya na lang din ang natitirang pasahero. Pupunta lang daw sana ito sa bahay ng kanyang anak upang magbakasyon. Yun nga lang na tsempuan ito ng driver na merong matinding pagnanasa. Pero nakamit din naman nila ang hustisya. Yun nga lang, hindi na maibabalik pa ang buhay na nawala. Pero patuloy pa rin sa pagpapakita at pagpaparamdam ang ale. Matapos daw ang mga kaganapang ito ay sunod-sunod pa ang mga aksidente. Lalo na sa mga jeep na ang rota ay papuntang norte doon sa aming probinsya. At ayon pa sa mga matatanda, parang naghihiganti ang ale. Pero meron namang nagsasabi na hindi na yung ale ang nagpapakita kundi isa ng demonyo.
Nagwisik naman ang asin si Lolo sa aking kwarto para daw hindi ako masundan. Kaya pagkatapos ko namang mag-apunan, ay agad akong pumasok para magpahinga. Hindi ko naman namalayan na nakatulog ako nang dahil na rin sa pagod. Ngunit pagpatak ng madaling araw, ay meron ulit akong naging karanasan. Bandang alas dos, ay nagising ako at tumungo sa banyo para umihi. At nang makalabas na ako ay agad akong uminom ng tubig kasi nakaramdam ako ng uwaw. At sa kalagitnaan ng aking pag-inom, ay nakaramdam ako ng presensya sa aking likuran. Ang aking mga batok at mga laman ay nagbabibrate. Bigla naman akong lumingon para makita kung sino ang nasa likod. At laking gulat ko na ito yung aling nakasabayan ko sa jeep na iyon. Pero sa mga sandaling ito ay galit na galit siya. Hanggang sa sumigaw ito ng malakas, kaya sumigaw na rin ako at tinakpa ng aking mga tenga. Talagang nakakabingi ang kanyang ginawang pagsigaw. At makalipas lang ilang segundo, ay napagtanto ko na ako na lang ang sumisigaw. At nang tumingin ako sa bahagi na kung saan ko huling nakita ang ali, ay wala na ito. Lumabas naman ang aking mga magulang, pati na ang mga kapatid at si Lolo. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng aking ate, at agad ko namang sinabi sa mga ito kung ano ang aking nasaksihan. Sinasabi ko na nga ba, alam kong susundan kanya. Manalangin tayo, ngayon din. Sabi ng aking lolo at sinimula namin ang pagdarasal. Pero sa kalagitnaan nito ay nakakarinig kami ng mga halakak sa loob ng aking kwarto. Dito pa namin mas nilakasan ang pagbigkas ng mga salita. At matapos ang pangatlong dasal, ay dito na kami huminto. Nakiramdam at nagbasid kami sa aming paligid. Pero wala na akong nakitang kakaiba. Sabi naman ng aking lolo, mukhang hindi na daw kaluluwang nagpapakita sa akin. Magmula sa madaling araw na ito, ay palagi na kami nagwiwisik ng asin sa paligid ng bahay. At bago naman pumatak ang takipsilim, ay nagpapauso kami ng insenso. At pagpatak naman ng alas 6, ay sama-sama silang nagdadasal. Gabi na kasi ako umuwi, kaya hindi na ako nakakasama sa mga ito. Pero bago naman ako matulog ay nagdadasal talaga ako, nang sa ganun ay mailayo ako sa mga ganitong sitwasyon. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari noong mga panahong meron akong motorsiklo. Isa pa rin akong sikyo. At doon pa rin ako nagtatrabaho sa establishmentong iyon. Isang gabi, habang binabaybay ko ang madilim na daan, ay meron akong nakitang matanda na pumara sa di kalayuan. Nahagip siya ng aking ilaw, kaya naman agad akong huminto. Mukhang humihingi kasi ng tulong. Magandang gabi po. Kinakailangan niyo po ba ng masasakyan? Gusto ko lang namang tumulong kasi nga naranasan ko rin na wala talagang masakyan at ilang oras akong naghintay. Ay oo iyo, walang dumada ang jeep. Pwede ba akong makisakay? Tanong niya at hindi ako nag-alinlangan at tumango. Oo naman po, eh saan ba kayo uuwi? Tanong ko naman. Binanggit naman niya ang pangalan ng kanilang baryo at hindi ko naman mapigilan ng mapailing kasi mas malayo pa ito kaysa sa baryo namin. Hindi ko talaga akalain na doon siya nakatira. Nako, nakatira pala kayo sa bundok na yon. O pero sige, ako na pong bahala sa inyo. Sabi ko naman sa kanya. Sigurado ka ba iyo? Magbabayad ako sa iyo. Sige po, kahit panggas lang ho.
Ang layo po kasi. Sagot ko naman, sabay ngiti. At tumangon na lamang siya bilang tugon. Makalipas nga ang mahigit kalahating oras na biyahe, ay narating namin ang kanilang bayan. Mula doon ay itinuro niya sa akin ang daan papunta sa kanilang baryo. Talagang malayo. Siguro mga 2 kilometro ang aming binyahe bago kami nakarating doon. Talagang masukal at madilim ang kanilang lugar. Wala man ng mga streetlight o anumang ilaw. Pagkarating namin sa kanilang bukana, ay bumaba ito at nagpasalamat. Meron naman siyang inabot na pera. Tinanggap ko ito kasi kinakailangan ring mapalitan ang gas na ginamit ko papunta doon. Wala rin kasi akong ekstrang pera sa mga panahon ito. Kaya wala akong choice. Sige iyo, maging ingat ka dyan sa daan. Sabi ng matanda. Sige po nay, kayo rin. Sagot ko naman. At habang naglalakad ito papalayo sa akin, ay meron akong nakitang isang pares na mga mata sa gilid ng mga talahim. At namumula pa ito. Tinignan ko pa siya ng mabuti at napagtanto ko na isa itong dambuhalang pusa. Nang dahil dito ay agad kong pinaandar ang aking motorsiklo. Pero nahirapan ako. La, sandali lang. Pasigaw na sabi ko sa ali at nakita ko siyang lumingon sa akin. Ano yun iyo? Tanong niya at patingin-tingin ako sa gilid ng talahiban. Nakikita ko pa rin ang dambuhalang pusa. Bumalik po muna kayo dito. Pasigaw na sabi ko at naglakad naman siya pabalik. Ano yun iyo? Tanong niya at agad naman akong tumingin sa gilid ng talahiban. Pero wala na doon ang dambuhalang pusa. Eh meron po kasi akong nakita. Diyan, sa bahagi na yan. Sagot ko. Sigurado ka? O sige na, hihintayin kitang makaalis. Sagot niya at agad ko namang pinaandar ang aking motor. Nagulat naman ako kasi isang padyak lang ay umandar kaagad. Kaya naman pinaharurot ko ito at nagpaalam sa kanya. Ang laki naman ng pusang yon. Nagulat ako dun ah. Sabi ko naman sa aking sarili. Nang marating ko ang bayan ay dito na ako nakahinga ng maluwag. Puminto muna ako sa isang tiyangge para bumili ng yosi. At habang nagpapahinga ako, ay napansin naman ang tendera na parang nababalis sa ako. Maliban dito ay pinagpapawisan din kasi nga natakot ako doon. Ayos ka lang ba? Tanong ng tindera at sa tingin ko ay magkasing edad lamang kami. Maliban sa kanya ay meron pang matanda sa loob ng kanilang tiyangge. Hindi. Meron kasi akong nakitang dambuhalang pusa. Hinding-hindi na ako babalik doon. Sagot ko naman. E saang baryo ka ba pumunta? Tanong naman ang matanda sa loob ng tiyangge at sinabi ko naman ang pangalan. Nako, huwag ka nang bumalik doon, lalong-lalo na sa mga ganitong oras. Hindi mo pa alam kung ano ang meron doon. Baka mapahama ka lang. E sino bang pinuntahan mo doon? Tanong pa ng matanda. Sinabi ko naman na meron lamang akong hinatid na matanda at sabi ng maglola ay huwag na daw talaga akong bumalik doon kahit kailan. Kasi pinamamahayan daw ng mga aswang ang baryo na yon. Mabuti na lang daw at yung matandang nagpatid sa akin ay hindi ako nilansi. Kasi kung nagkataon daw,
baka pinagpiyestahan na ako. Napapailing na lamang ako habang kinukwento ng mga ito kung ano ang meron sa baryo na iyon. Kapanahunan pa daw ng lola ng tindera ay marami ng mga kwento. Kaya naman sa tuwing gugunitain ang kapistahan doon ay walang masyadong pumupuntang mga bisita maliban sa mga kaanak ng mga nakatira doon. Nakarating ako sa bahay mga bandang alas 11. Nagtataka naman sina tatay kung bakit ginabi ako ng uwi. Kinuwento ko naman ang lahat sa kanila pero wala silang alam tungkol sa baryong pinuntahan ko. Kaya sa susunod daw ay huwag na ako magpasakay ng hindi ko kakilala. Yung sa akin lang naman ay gusto kong makatulong sa kapwa pero ang sabi naman ng aking tatay, hindi lahat ng tinutulungan ay ilalagay ka sa maayos na sitwasyon. Maraming salamat po sa binigay niyong oras sa aking kwento. Maraming salamat din sa iyo, Sir Chris. Solid tagapakinig since 2020. Mabuhay kayo. Isang mapagpalang araw sa inyo. Nangyari ito way back 1990. Nung mga panahong ako ay naninirahan sa bahay ng aking tiya. Walo kaming magkakapatid. Pero naghiwa-hiwalay kasi maagang pumanaw ang aming mga magulang. At ang ilan sa kanila ay kinuha din ng aking mga tiyo at tiya. Bali yung panganay namin at ang pangalawa ay ang siyang naiwan sa mismong bahay namin. Meron na rin kasi silang mga trabaho. Sa mga panahon din na ito, ako ay nasa high school pa lamang. At bago ako pumasok sa eskwelahan, ay tumutulong muna ako sa gulayan ng aking tiya na matatagpuan sa bayan. Maganda naman ang kanilang pakikitungo. Meron din silang isang anak, pinsan ko, na nasa 6 na taong gulang sa mga panahon ito. Ako rin ang nagbabantay sa kanya sa tuwing wala akong paso. Kasi abala din si Tia sa kanyang negosyo. At ang kanyang asawa naman, na tawagin nating Tito Juanito, ay meron ding trabaho. Pero kapag nasa eskwela na ako ay sinasama ni Tia ang kanyang anak sa bayan. Isang hapon, pagkatapos ng aking klase ay agad akong tumungo sa palengke. Biyernes ang araw na ito at maaga kaming pinauwi ng aming guro. Sa pagdating ko doon, ay nakita kong umiiyak ang aking pinsan. Tia, anong nangyari sa kanya? Tanong ko habang papalapit sa kanyang pwesto. Salamat at nandito ka na. O heto, gustong makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. E wala siyang kasama doon sa bahay kaya dinala ko dito. O sige na, umuwi na kayo. Magsain ka na rin. Magdadala na lamang kami ng ulam ni Juanito. Sige Tia, tara na insan, huwag ka nang umiyak. Maglalaro na tayo sa bahay. Sabi ko naman sa aking pinsan at agad naman siyang tumahimik. Nang makarating kami sa baryo ay nakita ko na yung mga kaibigan ng aking pinsan ay masayang tumatalon sa mga nakatumpok na mga balat ng palay. Malapit po kasi kami sa palayan. Oh, ayan na pala ang mga kaibigan mo. Sige na, tumakbo ka na doon. Sabi ko sa aking pinsan at agad naman siyang tumakbo. Makikita naman ang kasiyahan sa kanyang mukha. Oh ikaw, bantayan mo tong pinsan ko. Babalik lamang ako. Sabi ko naman si isang bata na siyang pinakamatanda doon. Tumango naman ito at ngumiti sa akin. Sa pagdating ko naman sa bahay ay kaagad akong nagbihis at nagsaing. At maya-maya pa ay pumunta na ako sa bahagi na kung saan naglalaro ang mga bata.
Pero sa pagdating ko doon ay nakita kong wala ng mga ito. Kaya tinanong ko ang ilan sa mga tambay. Meron namang nakapagsabi na tumungo sila sa masukal na bahagi para maglaro ng tagutaguan. At alam ko kung saan tumatagpuan. Kaagad naman akong tumungo doon at sa aking pagdating ay nakita ko ang isang bata na hinahanap ang ibang nagtatago. Umupo naman ako sa ilalim ng isang puno para manood sa mga ito habang kumakain ng tinapay. Hindi nagtagal ay nakita naman ng taya ang aking pinsan. Tinawag ko ito at binigyan ng tinapay. O eto, uminom ka muna ng tubig bago bumalik. Sabi ko sa kanya at pagkatapos niyang kumain at uminom, ay bumalik ulit siya sa paglalaro. Nakita ko naman siya nagtago sa likod ng isang puno na nasa di kalayuan. Patingin-tingin naman ako doon kasi ayaw ko siyang mawala sa aking paningin. At nung narating ng taya ang bahagi na yon, ay napansin ko na parang wala itong nakita sa likod ng puno. At nagpatuloy ito sa ibang bahagi para hanapin pa ang ibang bata. Inisip ko naman na baka ayaw niyang maging taya ang aking pinsan kasi nanonood ako doon at nagkunwari lamang ito na parang hindi niya nakita. Nang makita na niya ang lahat ng bata ay nagtataka ako kung bakit hindi lumabas ang aking pinsan kahit na ilang beses nila itong tinawa. Kaagad naman akong tumungo sa bahagi na kung saan ko siyang huling nakitang nagtago. At sa pagdating ko doon ay nagtataka ako kasi wala siya doon. Tumingin pa ako sa itaas ng puno pero wala talaga. Dito ko na inutusan ang lahat ng bata na hanapin ang aking pinsan. Labis naman ang aking pagtataka kung saan siya pumunta. Eh hindi ko naman siya nakitang lumabas magmula nung nagtago ito sa bahagi na yon. Naglakad pa ako ng naglakad habang sinisigaw ang pangalan ng aking pinsan. Pero hindi man lang ito sumasagot. Hanggang sa yung mga bata ay nagsiuwian na kasi madilim na rin sa mga sandaling ito. Dito na ako unti-unting kinabahan kasi siguradong papagalitan ako ni Tia at ni Tito Juanito. Makalipas naman ang mahigit isang oras na paghahanap ay narinig ko naman ang boses ni Tia na sinisigaw ang pangalan namin. Agad ko siyang nilapitan at sinabihan na nawawala ang kanilang anak. Sinabi ko naman ang lahat ng nangyari at kahit yung ilan sa mga kaibigan ng aking pinsan ay nagsasabi na nakita nila itong nagtago sa likod ng puno na iyon. Diyos ko, nasaan na yung anak ko? Dito mo ba talaga huling nakita? Tanong ni Tia sabay turo sa isang puno. Opo Tia, dyan sa punong iyan. Kahit tanungin niyo pang ilan sa mga bata, ni hindi ko nga inalis ang aking paningin dito. Sagot ko naman at nakita kong napapailing si Tito Juanito. Agad naman kaming naglakad patungo sa kaloob-looban ng gubat. Kahit na madilim at masukal ay hindi ito alintana sapagkat nag-aalala kami sa aking pinsan. Hanggang sa meron kaming natanaw sa di kalayuan. Isang maliit na kubo na merong nakasinding kasera sa loob. Makikita ito mula sa nakabukas na bintana. Kagad kaming tumungo doon kasi inisip namin ni Tito Juanito na baka tumakbo ang aking pinsan at naligaw doon. Kaya tatanungin namin ang may bahay kung meron ba siyang nakitang bata. At nang makarating kami doon, ay agad naman naming tinawag ang nakatira. At hindi nagtagal, ay meron namang dumungaw sa bintana. Ano ang kailangan nyo? Tanong ng isang matanda na merong mahabang buhok. Parang galit siya sa mga sandaling ito. Magandang gabi ho. Magtatanong lang ho sana kami kung meron ba kayong nakitang bata dito. Tanong ni Tito Juanito sa matanda. Bata,
Wala akong nakitang bata. Sigurado po ba kayo? Eh nawawala kasing anak namin. Pinagbibintangan niyo ba ako? Tanong naman ang matanda. Kaya naman nagulat kaming lahat. Kasi wala naman kaming sinabi o binanggit na pinagbibintangan namin siya. Wala naman po kaming sinabi na ganyan. Nagtatanong lamang kami. Sagot naman ni Tia sa kanya. Sige o, alis na po kami. Sabi ko naman at nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero hindi pa man kami nakakalayo doon ay narinig namin na sumigaw ang aking pinsan. Lahat kami ay napalingon at nakita namin siya sa gilid ng bahay ng matanda. Kaagad namang tumakbo si Tito Juanito at tinadyakan ng bakod. Nang sa ganun ay makapasok kaming lahat. Anong ginawa niya sa'yo? Sabihin mo! Pasigaw na sabi ni Tito Juanito habang nakatingin sa matanda. Hindi ko alam. Kakagising ko lang po. Sagot naman ang aking pinsan. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Pasigaw na sabi naman ni Tia sa matanda pero agad niyang sinara ang kanyang mga bintana. Isusumbong ka namin. Umanda ka. Tara na, umuwi na tayo. Sabi naman ni Tito Juanito at agad kaming naglakad pabalik sa aming bahay. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay nagtataka si Tia kung kailan pa nagkaroon ng kubo doon sa gubat. Ang sabi naman ng pinsan ko, ang huling naalala niya ay ang mga sandaling nagtatago ito sa likod ng isang puno. Pero walang ano-ano ay nawalan daw ito ng malay. At noong nagising ito ay nasa bahay na siya ng matanda. Nang marinig daw niya ang aming boses ay agad siyang bumangon at lumabas ng bahay. Ito na ang mga sandaling tinawag niya kaming lahat. Takang-taka naman ako kung paano siya napadpad sa bahay na iyon. Wala naman akong nakitang kumuha sa kanya. Isa itong misteryo para sa akin magpahangga ngayon. Kahit yung pinsan ko ay nagsasabi na wala itong naramdamang bumuhat sa kanya. Sa pagdating naman namin sa bahay ay agad itong pinaalam ni Tia sa mga opisyalis ng aming baryo. Nagtataka naman sila kasi wala naman daw bahay sa bahagi na yon. Nagsabi naman si Tito Juanito na meron at pwede namin silang samahan para mapatunayan na merong bahay doon. Pero ang sabi naman ng mga ito ay ipagpabukas na lang daw namin kasi madilim at delikado doon sa gubat. Maraming mga hayop at ahas na pag-aalagala. Bandang alas 9 ng gabi ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto para magpahinga. Silang tatlo naman ay sama-sama sa iisang kwarto. Bandang alas 10 ay dinalaw ako ng antok. Pero nung nasa bingit na ako ng aking pagtulog, ay narinig ko na parang merong dumapo sa bubungan. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Maya-maya pa ay umalingasaw ang isang amoy ng tiyangaw. Hinanap ko pa ito sa paligid ng kwarto. Pero hindi ko naman alam kung saan ang gagaling. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang mga yapak sa bubo at tila ba papunta ito sa kabilang kwarto na kung saan naroroon silang tatlo. Sa aking pagtataka ay bumangon ako at pinakinggan pa ang mga yapak. Pero walang ano-ano ay nakarinig ako ng mahinang pagkatok na nanggagaling pa rin sa bubungan. Ang pagkatok na ito ay talagang mahina, pero kung papakinggan ng mabuti ay mapapasabi ka na parang may utak ng taong may gawa. Hindi naman ako mapakali, kaya nakiramdam at nakinig ako sa paligid. Hanggang sa meron akong nakitang anino na dumaan sa labas ng aking bintana. Meron kasing nakabukas na ilaw doon sa bakod, kaya kung meron mang dadaan sa harap ng aking bintana,
ang kanyang anino ay talagang makikita ko. Sa aking pagtataka ay napagpasyan kong buksan sana ang aking bintana. Pero hindi ko pa man to nagagawa ay bigla namang umiyak ang aking pinsan. Sa lakas ng kanyang pag-iyak ay nakalimutan ko na ang aking gagawin. Kaagad akong tumungo sa kanilang kwarto at tinawag kong mga ito. Buksan niyo ako! Pasigaw na sabi ko at pinagbuksan naman ako ni Tito Juanito. Ano pong nangyayari sa kanya? Tanong ko naman. Pero hindi rin alam ng mga ito. Kung titignan naman ang aking pinsan ay parang nagkaroon siya ng isang masamang panaginip. Pero habang tumatagal ay napansin namin na tila ba merong nangyayaring kakaiba sa kanya. Unti-unti namang nanlamig ang kanyang mga katawan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mangitim. Sa mga sandaling ito ay mapagkakamalan siyang isang malamig na bangkay o yung sitwasyon na mapapasabi kang hindi na siya magtatagal. Si Tia at Tito Juanito ay nagsimula ng mag-iyakan. Ako naman ay kinakabahan kasi baka ito nga ang kahahantungan ng aking pinsan. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng mga yapak sa bubungan. Dito ko na rin sinabi sa kanila kung ano ang aking narinig bago pa man umiyak ang aking pinsan. Kaya naman si Tito Juanito ay nagparinig na sa mga sandaling ito. Ang kanyang pinaparinggan ay walang iba kundi ang matandang nakatira sa maliit na kubo na nasa gitna ng gubat na kung saan din namin nakita ang aking pinsan. Magwisi ka ng asin, dali! Utos naman sa akin ang aking tiya at kaagad naman akong tumungo sa kusina para maghanap ng asin. At habang naghahanap ako, ay meron akong nakitang itim na figura sa ilalim ng isang mesa. Tila ba gumagalaw ito? At nang dahil sa pagtataka, ay kumuha ako ng posporo. Nang lumiwanag naman ang buong paligid, ay bumulaga sa akin ang isang malaking aso na anumang oras ay handa akong atakigin. Nang dahil naman sa sobrang takot ay hindi ako nakagalaw. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa lumabas si Tito Juanito. At nang marating niya ang aking kinaroroonan, ay agad niya akong inalog. Sa pagmulat ko naman ng aking mga mata, ay wala na doon ang asong aking nakita. Pero ang kanyang mga bakas ay nandoon pa rin sa sahig. Kaya ang ibig sabihin na hindi ako namamalik mata. Lumabas naman ang bahay si Tito Juanito para hanapin ang hayop na ito. Pero wala na siyang makita. Napagpasya naman namin na dalhin na lamang sa bahay paggamutan ng aking pinsan. Doon ay kumalma ito hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang kanyang nararamdaman. At kinabukasan naman ay sinabihan ako ni Tito Juanito na lusubin doon namin ang matandang nakatira sa gitna ng gubat. At hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Sa pagdating naman namin sa baryo ay tamang-tama na ang dalawang opisyalis namin ay nandoon at sinabi naman namin kung saan kami pupunta. Hindi naman silang dalawang isip na samahan kami. Sa pagdating naman namin sa bahagi na kung saan namin nakita ang bahay ng matanda, ay ganun na lamang ang aming pagtataka kasi wala ng bahay doon. Sigurado ako, dito namin nakita ang kanyang bahay. Bulalas ni Tito Juanito, sabay tingin sa akin. Opo, tama po si Tito. Sagot ko naman. Kinikilabutan ako. Bumalik na tayo. Meron akong nararamdamang hindi maganda dito. Hindi pa man kasi kayo nakatira dito, ay marami ng mga kwento patungkol sa gubat na ito. Kaya bumalik na tayo. Sabi naman ng isang opisyalis namin. Dayo lamang si Tio at Tia Juanito sa baryo na iyon. Kaya naman wala silang alam patungkol sa mga ganitong kwento. Nang makabalik na kami sa bukana ng gubat,
ay marami pang mga kinuwentong kababalagan na mga ito. At hindi naman kami makapaniwala ni Tito Juanito. Ilang beses pa kaming bumalik doon sa gubat, pero hindi na talaga namin nakita ang bahay. Hindi rin namin alam kung saan napunta. Pero sigurado naman kami na doon talaga namin nakita ang bahay. Kung ano man ang meron doon, magpahanggang ngayon ay hisa pa rin itong palaisipan sa akin. Maraming salamat sa binigyan niyong oras. Ang karanasang ito ay nangyari noong mga panahong ako ay nag-aaral sa high school. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang kakayahan na makakita at makaramdam ng mga bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan. Pero habang tumatagal, ay nasasanay na rin naman ako at tinanggap ko na lamang ito. Isang hapon ay tumungo ako sa silid ng aking nililigawan na tawagin nating Rosalita. Isa siya sa pinakatanyag noong mga panahong ito. Maliban kasi sa maganda ito, ay isa pa siyang atleta. Marami din ang kanyang manliligaw. Sa pagdating ko sa kanilang silid, ay agad niya akong nakita. Lumapit ito at ngumiti. "Hoy, ihatid mo ba ako sa bahay?" Tanong niya. Nagulat naman ako kasi ito ang unang pagkakataon na sinabihan niya ako ng ganon. Mahigit isang buwan na rin kasi akong naniligaw. "Oo naman, handa akong ihatid ka kahit aabutan pa ako ng dilim sa daan." "Oo sige, meron pa kaming pagpupulong. Hintayin mo lang ako dyan." "Sige, ihintayin kita dito. Gusto mo ba ng makakain? Bibili ako." Nang makita ko itong tumango, ay dali-dali akong lumabas ng eskwelahan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Alam ko rin ang ilan sa mga kalalakiang nakikinig dito ay nakaramdam din ng ganitong pakiramdam. Lalo pa't gustong-gusto ko ang aking nililigawan. Nang makarating na ako sa mga nagtitinda ng kakanin, ay agad akong bumili. Dinamihan ko na rin at sabi ko, bahala na kung walang matirang pera sa akin. Ang importante ay magkakapuntos ako kay Rosalita. Pagkatapos ko namang bumili, ay dali-dali akong bumalik sa kanilang silid. At nakita kong ang nagsisimula na ang kanilang pagpupulong. Batyaga akong naghintay sa labas habang pasulyap-sulyap kay Rosalita. At maya-maya lang, meron namang dumating na lalaki. Gwapo, matangkad at maputi. Meron siyang dalang mga rosas na talagang matingkad ang mga kulay. Napatanong naman ako sa aking isipan kung sino ang kanyang hinihintay. Hindi ko na rin maiwasan na isipin na baka isa rin siyang manliligaw ni Rosalita. At hindi ko na rin mapigilan na magselos. Kasi kung pagbabasehan ang aming panlabas na anyo, ay talagang luging-lugi ako sa kanya. Talagang gwapo siya at mukhang mayaman. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Makalipas naman ng mahigit kalahating oras, ay natapos na ang pagpupulong nila Rosalita. Nang makalabas ito ng silid, ay tumayo ako. Pero tumayo din ang lalaking katabi ko. At nung tignan ko siya, ay nakita kong nakatingin kay Rosalita. At sabi ko, tama nga ang aking kutob. Karibal ko ito. Sasalubungin ko pa sana si Rosalita, pero naunaan ako ng lalaki. Kaya umupo na lamang ako at naghintay. Baka meron siyang sasabihin. Nakita ko naman na nag-usap pa mga ito at unti-unti na akong nakaramdam ng selos kahit na hindi pa naman kami ganap na magkasintahan. Makalipas naman ang mahigit 10 minuto
ay umalis din ang lalaki. Tumingin naman ako sa kanya at nakita ko siyang lumingon na nanlilisik ang mga mata at tila ba meron akong ginawang kasalanan. Oy, tara na. Umuwi na tayo. Para sa akin bang mga ito? Tanong ni Rosalita habang papalapit sa akin. Ay oo naman, alam kong paborito mong mga ito. At siya nga pala, sino bang lalaking iyon? Isang manliligaw. Ngayon ko lang siya nakita dito. Gusto daw niya akong ipasyal. At pupunta pa daw kami sa kanilang bahay. Eh bawal na bawal sa akin yon. Akala niya siguro makukuha niya agad ang loob ko. Gwapo lang yon. Pero walang modo. Sagot ni Rosalita sabay tapo ng rosas na binigay ng lalaki. Gumiti naman ako ng bahagya at inisip ko na meron pa akong pagkakataon sa kanya. Masaya naman ang aming naging usapan habang kami naglalakad pa uwi. Malayo man ang kanilang baryo, pero hindi namin alintana ang pagod. Alam mo ba na ikaw palang nagatid sa akin pa uwi? Sabi naman ni Rosalita. Ngumiti naman ako at hindi ko alam ang aking sasabihin. At alam mo ba kung bakit umalis ka agad ng lalaking iyon? Hindi, hindi ko alam. Bakit? Eh sinabi ko na nobyo kita. Kaya umalis siya. Hindi ko naman maipaliwanag ang aking nararamdaman. Parang gusto kong tumalon at humiyaw sa sobrang saya. Alam mo, sa lahat ng nanligaw sa akin, ikaw lang ang nakita kong dedikado. Para kang porsigido. At sana hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Teka lang Rosalita, ano mang ibig mong sabihin? Sinasagot na kita ngayon at araw-araw ganito tayo. Ihatid mo ko sa bahay. Sagot niya na siyang nagpahinto sa akin. Pakiramdam ko ay parang lilipad ako sa mga sandaling ito. Hatid lang? Kung gusto mo, susunduin pa kita araw-araw. Pero gusto ko munang malaman kung saan ang bahay niyo. O sige, ikaw ang nagsabi niyan. Maya-maya lang ay malalaman mo rin. Masaya pa ang aming mga naging usapan. Ginawa ko naman ang lahat upang mapatawa ito. At sabi ko, ganito ang aking gagawin araw-araw. Hanggang sa maikasal kaming dalawa. At makalipas naman ang mahigit kalahating oras na paglalakad, ay narating namin ang kanilang bahay. Nagulat naman ako nang ipakilala niya ako sa kanyang mga magulang bilang kasintahan niya. Tinanggap naman nila ako at pinapasok sa loob ng bahay. Sinabihan pa nga ako ng kanyang nanay na doon na lamang kumain ng hapunan. Pero tumanggin na lamang ako. Mayaman po si Rosalita. Merong mga negosyo ang kanyang mga magulang at kaya nilang bilhin ang mga bagay na gusto nila. Bandang alas 6 ay humingi na ako ng paintulot na umuwi. Hindi naman ako pinigilan ni Rosalita at sinabihan niya ako na sunduin ko siya bukas sa kanilang bahay. Hindi naman ako nag-alinlangan na tumango sa kanyang kagustuhan. Habang binabaybay ko naman ang daan pa uwi, ay nakaramdam ako ng mabigat. Sinasabi ng aking sarili na merong sumusunod sa likuran. Ilang beses akong lumingon, pero wala naman akong nakita. Kaya naman pinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad. At nang marating ko itong isang maliit na tulay, ay meron akong nakitang malaking puno sa gilid. Puminto muna ako at umihi doon. Makalipas naman ng ilang segundo, ay nagpatuloy na ako. At nung nasa gitna na ako ng tulay, ay naramdaman ko na tila ba umaalog ito
Kaya naman napahinto ako at napatingin sa paligid. Kasi inisip ko na lumilindol sa mga sandaling ito. Napagtanto ko naman na malakas lang ang hangin. Kaya naman ang tulay ay gumewang gewa. Isang hanging bridge kasi ang tulay na ito. Kaya dahan-dahan naman akong naglakad. Pero napansin ko na palakas ng palakas ang hangin na nanggagaling sa aking kaliwa. Hindi naman umuulan at maganda naman ang panahon sa mga sandaling ito. Kaya labis ang aking pagtataka. Sa maniwala naman kayo o hindi, yung tulay ay biglang tumawag at ako naman ay direktang bumulusok sa ilog. Talagang nauna ang aking ulo. At sa aking pag-ahon ay naramdaman kong masakit ang aking noo. At nang makita ko ang aking mga kamay ay meron ng mga dugo. Talagang nataranta ako. Kaagad naman akong umakyat para makabalik na sa daan at tumakbo pabalik sa bahay nila Rosalita. Pero hindi pa man ako nakakalayo sa tulay ay nakita ko ang lalaking nagbigay ng rosas kay Rosalita doon sa eskwelahan namin. Nakatayo lamang ito at nakangiti sa akin at tila ba nasisiyahan ito sa nangyari sa akin. Tumakbo naman ako papunta sa kanya at humingi ako ng tulong. Pero sa isang kisap lang ay naglaho ito na parang bula. Ang akala ko talaga nung una ay normal na tao ito. Kaya bumalik na lamang ako sa bahay nila Rosalita habang hawak-hawak ang aking noo na punong-puno ng dugo. Nang marating ko ang kanilang bahay ay nataranta din ang mga ito at binigyan ako ng pangunang lunas. Anong nangyari sa iyo? Sabi ni Rosalita. Kinuwento ko naman sa kanila ang mga nangyari, pati na ang tungkol sa lalaking nagbigay ng rosas sa kanya, at hindi naman sila makapaniwala. Hinatid naman nila ako sa bahay kasi meron naman silang sasakyan. Hindi na kami doon dumaan sa tulay na kung saan ako nahulog, kasi hindi naman magkakasya doon ang sasakyan. Dito ko lang din nalaman na meron pa palang ibang daan para makalabas sa baryo na iyon. Pero iikot pa kami sa kabilang baryo. Nang makarating kami sa bahay, ay tumambay muna sila doon ng mahigit isang oras. At dito na rin nagkakilala ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Rosalita. Parang itinadhana ang sitwasyon na ito. At sa kabila ng nangyari sa akin, ay meron ding nangyaring maganda sa araw na ito. Kinabukasan ay maaga akong tumungo sa baryo nila Rosalita. At nang marating ko ang kanilang bahay, ay agad akong pinapasok ng kanyang mga magulang kasi meron daw itong lagnat at hindi siya makakapasok sa araw na yon. Pinuntahan ko naman siya sa kanyang kwarto at nakita ko nga itong mahimbing ang pagtulog. Mainit din ang kanyang katawan kaya naman hindi na rin ako pumasok. Ang akala ko naman ay gagaling din si Rosalita kinabukasan. Subalit nagtagal ng ilang linggo ang kanyang lagnat at halos hindi ko na ito makilala nang dahil pumayat ito at hindi makakain ng maayos. Ilang beses namin siyang dinala sa bahay paggamutan pero hindi pa rin umeepekto ang mga gamot na binibigay sa kanya. Hanggang sa isang gabi ay doon ako pinatulog ng mga magulang ni Rosalita para daw merong magbabantay at mag-aalaga sa kanya. Hindi ko naman ito tinanggihan kasi kasintahan ko rin naman ito. Bandang alas 7, pagkatapos kong kumain ng hapunan ay ginising ko si Rosalita kasi papakainin ko ito. Nang magising siya ay agad naman itong kumain. Pero yun nga lang paunti-unti kasi talagang mahina na ito. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng mahinang tiktik na nanggagaling sa ilalim mismo ng kanyang kama. At nung una, inisip ko naman na isa lamang itong butiki. Pero paulit-ulit itong tumunog at
at nakita ko naman na hindi ito pinapansin ni Rosalita. Kaya sa aking pagtataka ay sinilip ko na ang ilalim. Pero bumulaga sa akin ang isang ibon na merong namumulang mga mata. Kulay itim at medyo malaki. Nagtataka naman si Rosalita kung bakit ako napaatras. Kumuha naman ako ng isang tsinelas at binato ito sa ilalim ng kama. Dito ay lumipad ang malaking ibon palabas ng bintana. Nagulat din si Rosalita kasi hindi niya akalain na ganun kalaki ang ibon na iyon. At ganun din naman ako. Tama nga ang aking sinabi. Ang akala ni Rosalita ay isang butiki lamang ang tumutunog sa ilalim ng kanyang kama. Magmula daw nung nagkasakit ito ay gabi-gabi na niya itong nadidinig. Pero ni hindi sumagi sa kanyang isipan na silipin ang ilalim ng kama kasi nga isang butiki lamang ito para sa kanya. Sinabi ko naman sa kanyang mga magulang ang tungkol dito at naginala naman sila na inaaswang na si Rosalita. Ito din naman ang aking unang inisip kaya hindi naman sila nag-alinlangan na tumawag ng albularyo kahit na sa mga panahon ito ay hindi sila naniniwala pagdating dito. Makalipas lang isang oras ay nakabalik din sila sa bahay na kasama ang pinakamagaling na albularyo sa kanilang bayan. Nang una niyang makita si Rosalita ay napailing agad siya at nagsabi na nasa alanganin na ang buhay ng aking kasintahan. Meron din daw siyang nakikitang lalaki na talagang utak sa mga nangyayari. Ang aswang naman na gumagambala kay Rosalita ay isang senyalis na malapit na itong mamatay. Ginawa naman ng albularyo ang lahat upang mapalayas ang lalaking umaaligid kay Rosalita. Binigyan pa niya ito ng mga pangontra at tinuruan niya kami ng dapat naming gawin bago sumapit ang gabi. Sinunod naman namin ang kanyang mga payo at habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti ding bumalik ang dating katawan ni Rosalita. Ilang beses pa namin siyang ibinalik sa albularyo at sabi niya wala ng problema. Tinantanan na ito ng lalaking nagkakagusto sa kanya. Ang lalaki po na ito ay hindi pangkaraniwan. Pwede rin daw na siya ang salarin ng aking pagkalaglag sa tulay. Parang nagalit daw ito sa akin. Pero mabuti naman at hindi na rin nasundan ang karanasang ito. Tuluyan namang gumaling si Rosalita. At ngayon po ay asawa ko na siya at meron kaming dalawang anak. Malalaki na. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Sir Chris. Kabilang kami sa mga solid na nakikinig dito. Hanggang sa muli.